Ako po, kami ng aking beloved husband ay nasaib po sa bansang Kuwait na hindi ko po inaasahan na meron pa pala po na ganitong gawain na totoo at buhay ang Diyos. Sa kadahilanan po na yung aking beloved husband, 4 na taon na pong nagdudusa sa kanyang karamdaman. Hindi po siya nakakalakad sa kanyang karamdaman. 4 na taon po yun na naka-wheelchair ang aking beloved husband. Siya po ay labas-pasok sa ospital sa bansang Kuwait. Hanggang sa April 1 po, na ospital po yung aking asawa sa bansang Kuwait. April 1, 2021 po, nung po siya ma-ospital sa bansang Kuwait, 20 araw po siya sa ospital. Tinaningan po ng doktor ang buhay ng aking beloved husband. Nasabi po ng mga doktor doon, wala na po lunas yung aking beloved husband. At kami daw po ay kailangang makauwi na ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Dahil hindi po pwedeng mabuhay ng matagal yung aking husband. 3 buwan na lang daw po ang buhay na itatagal ng aking husband. Kaya nung pong nadala ko siya sa ospital, emergency po ang pangyayari. Binutas po ang liig ng aking husband. Yung pong sakit niya ay acute chronic kidney disease. At meron pong black ang puso niya. At meron pong acute na arthritis. Yung po ang sakit ng aking beloved husband. Kaya nung po sinabi ng doktor sa akin, ako po'y tinapat ng mga doktor. Sinabi po sa akin na kami daw po'y umuwi na ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Pero hindi po ganun kadali na makauwi kami ng Pilipinas. Dahil po, kami po ay naubusan ng visa sa bansang Kuwait. Dahil nga po sa pagkakasakit ng aking husband, itinerminate po siya sa kumpanyang pinagtatrabahuan ng aking beloved husband. Kaya po, walang trabaho ang aking beloved husband. Marami po kaming naranasang mga pagsubok sa pangyayari na pagkakasakit ng aking husband. Pero hindi po ako sumuko sa ganong pagkakataon. Marami po akong santo sa aming bahay. Nung doon sa ospital po ang beloved husband ko, luhod ako ng luhod sa mga santo. Dasal ako ng dasal. Marami akong rosaryo. Pero hindi ako naririnig ng Diyos na rebulto sa aming bahay. Kaya sabi ko sa sarili ko, sabi ko sa rebulto, kung totoong Diyos ka, bakit hindi mo ako naririnig? Nasa bingit na ng kamatayan ng aking pasawa, tulungan mo ako pero wala pong nangyari. At doon nga pong kami pinalabas na sa ospital ng mga doktor dahil wala na nga po daw lunas yung aking husband. Kasi po wala na po ang 2 kidney niya. Kaya sabi ng mga doktor, yung daw pong ginagawa nila sa aking beloved husband ay guidance lang po. Hindi daw po dong gagaling ang aking husband. Kundi yun daw po ay tulong lamang para kami ay makauwi ng Pilipinas na nahinga pa yung beloved husband ko. Pero hindi po yun ang gusto kong mangyari. Kaya nung kami pinalabas, ang sabi ko sa sarili ko, sabi po kasi ng mga doktor, Diyos na lang daw po ang maghihimala sa aming, sa buhay ng aking husband. Yan po ang sinabi ng 4 na doktor. Kaya nung po kami lumabas, sabi po ng doktor, ikuha ko ng referral yung aking husband para mabalik ko sa ospital dahil para po sa dialysis. Kaya nung ibalik ko po, hindi ko po inaasahan na merong magchat-chat sa akin sa WhatsApp. May dadyat po na lalaki pero hindi ko siya kilala. Ang sabi po ng lalaki na nagchat sa akin, kung pwede daw po kaming dalawin, ang sabi ko, pwede. Inisip ko na baka yun ay dadalaw dahil may sakit po yung beloved ko.
Sabi ko po, dun sa nag-chat sa akin na lalaki, wala kami sa bahay namin. Pag kami dumating na, i-chat-chat kita at pupunta ka sa bahay namin. At yun na nga po ang nangyari nang dumating kami sa aming bahay. Nag-chat po ako dun sa lalaki. At ipinasundo ko po dun sa lalaki sa tindahan malapit sa amin. At dun pong umakyat ang tatlong mga lalaki sa bahay ko. Hindi ko po inaasahan na sila ay tatlo. Amen. Isa lang po kasi ang kausap ko. Nung po sila ay pumasok sa aming bahay, sila po ay nakaputi at may dalang Biblia. Ang sabi po nila sa amin, sila daw po ay taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi ko po sa sarili ko, anong ibig sabihin noon? Yun po ang sinabi ko kasi hindi ko po kilala itong gawaing ito. At doon nga po sila ay pinaupo ko. Tinanong po kami kung anong nangyari sa husband ko. Sabi ko po, matagal lang may sakit ang husband ko. Pagod na kami, pero walang kagalingan. Yun po ang sinabi ko. At sinabi po nila, yung daw pong karamdaman ay bunga ng kasalanan. Yun po ang sinabi nila sa amin. Kaya ako po iyak ng iyak ng oras na yun. Kami po ay pinatanggap nila dito sa gawain ito. Inilehan po niya ang kaming mag-asawa. At pagkatapos po, kinuha ang pangalan ng bilabid ko. At sabi po, ipapadala daw po sa children. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng children. Nakikinig lang po kami sa kanila. At ipinadala na nga po yung pangalan ng bilabid ko para daw po madasalan ng children. At pagkatapos po nun, inimbeta po nila kami kinabukasan. Biyernes po yun. Kasi po, sa bansang Kuwait, ang Biyernes po ay holiday. Yung po ang Linggo nila doon. Kaya inimbitahan po kami nila. At nung po kami, sabi ko po sa kanila, hindi nakakalakad ang husband ko. Sabi po nila, susunduin kami. At na nga po kami sunduin, usong-usong nila yung aking bilabi dahil isasakay po sa sasakyan. At bitbit po namin yung wheelchair. Nung po kami naandun na, kami ipinasok nila sa kanilang gawain. Hindi ko po sukat na kalain yung makikita ko doon. Mga babae na nakaputi at mahaba ang buhok. Mga lalaki na nakaputi din na may kurbata. Ang sabi ko sa sarili ko, para akong nasa langit nung ako'y pumasok sa kanilang gawain. Tapos dire-diretso po kami na nakikinig sa mga ginagawa nila. Tulo na tulo ang luha ko po. Tapos sabi, bubutis mo kami pagkatapos. At hindi po kami nag-alinlangan na kami ay botismuhan. Dahil nung time na yon, wala po kami lalapitan kundi ang Panginoon Diyos. Kaya nung po kami mabotismuhan yung bilabid ko. Butas po ang liig noon, nang ilabog po sa tubig, hindi po nabasa. At nakangiti po yung bilabid ko. Ang sabi ko sa kanya, anong naramdaman mo? Amen. Sabi po niya, masarap daw yung pakiramdam niya. Nawala yung kanyang nararamdaman. Yung po ang sinabi niya. At ako po, nang ako'y ilubog sa tubig, ako'y pumasok sa kanilang gawain. Ako po ay nakapantalon at ako'y nakablouse. Nang ako po'y ilubog nila sa tubig, bigla po akong natauhan. Nag-iba po ang takbo ng utak ko. At doon nga po, nung kami nabautismahan, pag-uwi ko po sa bahay, itinapon ko po lahat ng aking damit. At ang itinira ko lang po, isa ko, isa po yung duster ko. Yun lang po ay sinusuot ko kada ako sasamba. At kami nga po ay dumalo ng dumalo sa tatlong beses sa isang linggo. Hindi po kami naliban. Kahit po yung bilabid ko ay dinadala ko sa ospital. Nagdadahilan po ako sa doktor. Sabi ko, meron kami pupuntahan sa embassy. Pero hindi po, dito kami napunta sa gawain. Nang kami po, hindi po kasi pwedeng hindi kami babalik sa ospital kasi po, kung kami mauwi ng Pilipinas, kailangan pong may papel yung aking husband na dala-dala namin.
kaya nung pong kami ay... Hallelujah. Nung po kami ay nabautismuhan, napagdalo ng pagdalo namin, tatlong buwan po na kami dumadalo, yung pong asawa ko ay biglang nakatayo. Amen. At nakalakad po yung aking beloved husband. At doon po ako naniwala na talagang buhay ang Diyos dito sa gawain ito. At sa pangyayari na yun, isinir ko po sa aking anak dito sa Pilipinas, sa aming barangay saan, Santa Cruz, Laguna. At doon po, nagkaroon din ng gawain sa amin. Nagkaroon po ng Bible study. Amen. At amen. Meron na pong chapel din sa amin habang kami ay sumasamba sa Kuwait. Meron din pong nagsasamba sa aming barangay. Sa tuloy-tuloy po na ganun, kami po ay hanggang sa nakauwi sa Pilipinas. Amen. Nagtaka po ang mga doktor dahil yung ating asawa, yung lahat ng nakita na diagnose sa kanya, nawala po yung lahat sa pangalan Amen. Ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bigla pong gumaling yung asawa ko, nagbalik po ang dati niyang katawan. Yung po yung himala na hinding-hindi ko makakalimutan sa aming buhay na mag-asawa. Kaya ang Diyos po dito ay mabuti at buhay. Basta't susunod ka lang. Amen. Nag-aayuno kami, nag-ahayo. Marami po kaming dinalang mga kaluluwa sa Kuwait at hanggang dito sa Pilipinas. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.